tayo pong lahat ay magkiluhod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Wagas ang pagmamahal niya. Kalinisan ng isip ang dulot niya. Payapang kaisipan ang nais at layon niya. Upang magkaroon ng kapanatagan ang kalooban ng bawat isa, ipanahan siya sa damdamin ng bawat anak niya. Sa gayon ang lahat ng di nagagawa ng mga anak niya, magagawang kamtin ng bawat isang naghanap sa kanya. Maghanap kayo at ng masumpungan niyo siya. Nekaramanayahana. Paano ba nagsisimula ang kalituhan ng isip ng tao? Dinika, halika dito. Lang ha. Tumitig ka. Diyan ka lang. Sige. Kaya nga't ang layon at nasa ng Ama, pumayapa ang bawat isa upang ang kalooban ay di matigmak ng luha pati mata. Kalooban ay masaya, maligayang tuwiran at di nagdadalamhatit na mimighati. Kaya makinig ka. Ang paggunita sa nakaraan ay dalawang uri. Pag-alala kung paano ka isinilang ng iyong magulang para mahalin siya. Pag-alala sa isinilang na tagapagligtas mo para madama mong mahal na mahal ka ng Ama. Subalit kung ang aalalahanin sa tuwinay ang nagaganap na hindi maganda sa buhay ng bawat isa, walang magaganap na maganda sa buhay ng bawat anak ng Ama. Kaya ang dapat alalahanin ay ang makapagpapasaya. Oh, manahimik ka muna. Ka muna magsalita, ha? Sige. Tumitig ka. Huwag kang magsalita muna, ha? Makinig ka lang. No? Sige, makinig ka lang para pumayapa ka.
Sige. Sige. Ang taong nagsasalita ng walang kausap, sino? Ano ba siya? Ha? Pag ang tao nagsasalita ng walang kausap at malakas, kaya nga, makinig ka muna, no? Tumitig ka sa akin. Halika dito. Halika dito. Dito ka na lang. Maupo ka na lang dyan, ha? Huwag ka maingay. Upo ka dito. Yan, dyan ka na lang. Kinig ka, ha? Kinig ka lang. Kasi ayoko nang maingay, eh. Sige, kang magsalita muna, ha? Makinig ka lang. O sige, makinig ka lang, ha? O sige. Mula kay Lucas. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, "Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula." Ang paggunita sa pagsilang ng isinugo para iligtas ang kaluluwa at katawan ng tao at ibigay ang daan ng katotohanan ay isang panuntunan na marapat tukdin at gawin ng tao. Sapagkat kung di magugunita ng tao na siya'y may isang tagapagligtas, na siya'y may isang magliligtas, walang kwenta ang buhay. Kaya, manahimik ka muna. Gusto mo bang magsalita? Ha? Ikaw na lang pagsasalitain ko. Ha? Oo, kaya... Ay, kaya nga magsasalita ka ba o ako muna? Ikaw na lang. Ha? O sige, manahimik ka. Eh, kaya nga, ipatag mo ang isip mo para manahimik ka rin. Hindi mahirap ang mahirap. Kaya nga, manalangin ka na lang, ha? O, sige. Gusto mong magsalita? Eh, pauuwi na kita pag maingay ka. Ha? O, sige. Gusto mo bang umuwi? Pauuwi na kita. Eh, sige, uwi ka na muna. Uuwi ka na. Ha? Eh, huwag kang maingay para hindi kita pauwiin. Ha? Eh, pag nagsasalita ka, sumasabay ka, eh, uuwi ka na. Pauwiin kita. Ayaw mo. Eh, huwag ka nang magsalita. Sige. Ha? Kaya nga, pinaupo kita dyan para manahimik ka, eh. Pinasasabay naman ni Satanas yung bibig mo, eh. Ha? Gusto mo pong gusin ko yung bibig mo? Ayaw mo. Eh,
umalis ka dyan, Satanas. Umuwi ka na kaya? Halika. Gusto mong umuwi? Ayoko, pumada po. Naaga po. Manahimik ka. Pag nagsalita ka pa, pauwi na kita. Ha? Ayaw mo? Maaga pa po. O sige, doon ka na lang kaya sa harap. Doon. Sige, huwag ka nang magsalita na. Pauwiin kita pag nagsalita ka pa. Sige. Nang panahon ng Kristo, ang mga inaalihan ng demonyo. Welcome. Halika. Isa siya sa lingkod sa Japan. Upo ka. Nang panahon ng Kristo, napatubot ang mga inaalihan ng demonyo. Ngunit yung sarili nila ang umaalipin sa kanila, hindi tumigil sa pagsasalita. Sapagkat, iba na ang isip at diwa. Ngayon, madaling gamutin ang inaalipin ng demonyo. Mahirap gamutin ang inaalipan ng sira kaisipan. Kaya, huwag niyong hintayin ang isip ninyo ay masira sa kakaisip ng kung ano-ano at nang dahil sa hirap ng pag-iisip, natalo na ng mabuting pag-iisip ninyo. Ayan. O, sige, talagang pauwi na muna kita. Ah, uwi ka na muna kaya. Mamaya ka na bumalik. Uwi na muna. Uwi ka na muna. Uwi na. Wala kang mapapakinggan, nakaka-istorbo rin sa kapwa mo. Kasi, halika. Halika dito. Bigyan mo ang 100 yun. Oh, sige, doon ka. Yan, sige. Maraming pamamaraan. Ikaw, gusto mo na rin umuwi? Ang nakikinig sa salita ko, wikang maliwanag sa banal na aklat, ay sumusunod sa ama ko. Subalit ang nag-aaral ng salita ko at di sinusunod ito, ay di kilala ang ama ko. Maliwanag na nakatala sa banal na aklat. Kaya't gayon nga ang tinura ng isang Hesukristo, mapagpaimbabaw kayo. Sapagkat tinutura ng tama at mabuti, pinakita ang marapat at dapat, hindi naunawaan ng mga sarado ang diwa, ngunit ang sabi nila'y alam ang kautusan. Buhay ba ang ama? Sa makatwid, ang taong alam daw ang katotohanan na ang Panginoon ay nasa kanilang katauhan, ngunit hindi alam ang nakasasakit ng kalooban ng sino man, ito bagay totoo na nasa panig ng Ama. Sa makatwid, nasa panig ka ng kadiliman kapag alam mo man ang banal na aral, ngunit hindi mo naman alam tuntunin at tupdin dahil sa sarili mong damdamin ang nangingibabaw. Sa makatwid, masasaktan ka ngayon dahil hindi mo nararamdaman ang sinasabing mahal kita.
Magagalit ka ngayon sapagkat hindi mo naunawaan ang sinasabing, unawain mo ako. Kaya ang ama nagbigay ng isang magpapaunawa at magpapadama kung sino siya at ano siya upang makilala ng mga kumikilala sa kanya. Nagsugo ng mapapatotohanang siya'y gayon at ganyan sa kabutihan at kabanalan ng taglay upang maunawaan ng mga maghahanap upang siya'y masumpungan. Ngayon, kung tunay mong kinikilala ang ama at tunay mong dinadama siya sa buhay mo, paano mangyayari ang magkakagalit ang puso mo? Paano mangyayari ang malilito ang isip mo? Paano mawawala ng pag-asa sa buhay ka? Paano matatakot ka sa bukas na mawawalan ka? Paano mangyayari na mamamatay ka sa sakit mo kung kilala mo ang ama mo na hindi naman sinasabing mamamatay ka na? Sa makatwid, kung ginugunita ng tao ang katotohanan at taglay ay katotohanan, mangyayaring sa katotohanang ito ay mapapalaya ang sinuman. Kaya kung sa dating buhay mo, hindi mo alam kung paano manampalataya ng tapat, nang kilalanin mo ang sinasamba mo, tinanggap ng puso mo, natutuhanan mo, napatutuhanan mo at natutunan mo kung paano manampalataya ng totoo at tapat. Kaya't nang gawin mo ang manalig at manampalataya ng matapat, napatag ang isip mo, pumayapa ang kalooban mo, nagalak ang puso mo, nawala ang takot mo. Tama baga? Kaya't anong silbi, anong kabuluhan ng pag-aaral kung natutunan mo, hindi mo may sa buhay? Anong silbi, anong kaalamang natutunan mo kung walang nababagot na iiba sa iyong kaisipan? Sa makatwid, kaya ka nag-aral para matuto at nang mag-aral ka ay dapat isabuhay mo. Sapagkat nakatapos ka man ng kursong pinag-aralan mo, kundi ito nagagamit mo, hindi pa rin masasabing ito pinagtapusan mo. Sapagkat di mo napapakita sa ginagawa mo. Kaya't ang mga mabababa ang loob ay sinasabing, pinagtapusan ko man ay ehinyero. Ngunit hindi ko naman ito nagamit. Subalit kahit hindi ko ito nagamit, dahil naturo naman sa akin ng tama at marapat, nakita ko pa rin na hindi pala sa pag-aaral at pinag-aralan lamang ang magandang buhay. Iyon na nga ang tinuturan nang makilala ang ama at natutunan kung sino siya, matuturo niya ang tama at marapat sa buhay ng bawat isa, kaya't nang makilala sila at iniwan ang sanlibutan, naghari ay ang kaharian niya upang ang espiritu niyang mangibabaw na ituro ng ama na nasa lupa man sila, natutunan nila ang para sa panglangit na gawa at mga adhika. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat, wala ka man sa langit, subalit ang sinasamba mo na makalangit na gawa, ang siyang tinanggap mo, ituturi pa rin sa'yo, ituturong mainam sa'yo kung ano ang dapat at nararapat. Kaya't di mo man nakikita ang ama mo na makalangit ang gawa upang pagtugmain ka dito sa lupa at makilala mo't tanggapin siyang ganap, napatotohanan mong buhay pala siyang kumikilos sa pamamagitan ng Espiritong kanyang isinugo at pinanahan mo sa buhay mo bilang tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Alalaumbaga, nakikita ng tao at nasasabi nila, nakapagtaglagas na ang mga dahon ay patag-araw na. Ngunit ano ang palatandaan na nagbago ka tao at napapatotohanang tinanggap mo'y ama? Mapakita mo sa gawa mo, hindi lamang sa salita mo. Iyon ang patutoong naghahari na sa'yo ang Diyos na tinatawagan mo. Sapagkat yun ang katotohanan, kailangang may mabago sa taong tumanggap sa ama at kailangang makita ng ama kung anong napagbago niya dahil siya ang naghari at nanguna sa tumanggap ng mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Paano nyo ba ginugunita sa buhay nyo ang pagdiriwang ng Pasko? Sa regalo lang ba? Kahit walang regalo ka, na matanggap sa kapwa mo, ang regalong buhay ng Ama ay gamitin mo lang sa mabuti ito, araw-araw may regalo ka. Buhay ba ang Ama? Paano mo ba nagugunita ang tagapagligtas mo? Sinasabi mo lang ba siya ay tagapagligtas mo? O tinatanggap mo sa puso mo para mailigtas ka nga niyang totoo? Mga mahal, iba ang nagsasabuhay sa nagsasabi lamang. Sapagkat kung sasabihin lamang, walang patotoo ang Ama na ginagawa ng mga anak niya ang natutunan sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Hindi baling hindi maging matwid ka sa pananaw ng kapwa mo? Sa Ama ka lamang maging matwid na anak nito? Magiging masaya at maligaya ang puso mo tao, sapagkat siyang magpapadama sa iyo at magbibigay sigla sa pag-aalab na mabuhay ka ng dahil sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? May pamamaraan ang Ama na di pamamaraan ng tao. Kaya may kaparaanan siya na gagawin ang lahat ng dapat niyang gawin na walang magdaramdam at masasaktan. Kaya't kung ang pamamaraan lamang ng Ama ang sinusunod ng tao at makikilala ng tao, walang taong sa kanila'y magdaramdam at walang taong sa kanya'y wawalay. Sapagkat ang lahat na daramang puso niya, nagkaangkop sa damdaming kalob niya, sapagkat iisang Diyos, isang katauhan, walang hihiraming buhay kapag namatay ang sinuman. Iisang Diyos na walang mahihiram at di hinihiram, kundi siya'y kikilos at gagalaw sa mga anak niyang isang buhay, isang katauhan, isang kaligtasan, ang marapat kamtan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Kung siya ay tataboy mo, magagalit pagdaramdam, masasaktan. Kaya kailanman hindi marapat gawin ang magtaboy ka ng sino man. Ngunit, kapag ginawa mong kaparaanan na masisiyahan siya at matutuwa, lilisan siyang may galak. Tama baga? Alam ng Ama kung anong kailangan ng mga anak niya kung bakit nagkakaganyan. Alam ng Ama kung ano ang dapat gawin sa mga anak niyang ano ang kailangan. Ngunit ikaw, nararamdaman mo ba ang kapwa mo? Nakikilala mo ba ang kapwa mo? O sarili mo lamang ang dinadama mo at kinikilala? Hindi mo siya makikilala ng lubos kung di mo mararamdaman ang puso niya'y ikaw din na dapat magbigay at magpahalaga kanino man. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat yaon ang pawang katotohanan, mga mahal. Kumusta ka na? Alin ang masarap? Ang patag o alingas-ngas? Ang nakakatulog o baligtad bangon, tindig walang tulog? Sa mga katwid, sinong nagpalaya sa'yo? Hindi tao. Kaya alisin mo na yung rosary sa kahit walang sakbit ang tao. Sa totoo lang eh, pag inalihan ka ng demonyo, papati rin pa yan eh. Sapagkat ayaw niya yon. Ayaw nga niya. Ngunit, di naman makapapasok sa'yo kapag nagahari Ama sa'yo. Ano? Ngunit iyan ay butil na, dinadasal na, tinuro sa panahon ng Maria.
Nagsimula ang rosaryo sa panahon ng Maria. Kaya may hapis, tuwa at luwalhati, inangkop sa kasaysayan ng buhay ng isang Maria. Inangkop sa isang kasaysayan ng buhay ng Kristo. Sapagkat tinanggap at naranasan ang hapis, nakamtan at natamo ang tuwa, at inilagak ang luwalhati sa buhay. Kaya anong hindi maibibigay? Anong hindi magaganap? Anong hindi maibibigay, magaganap at gustong ipatupad ng Ama sa kanyang mga anak kapag siyang kumilos, kapag siyang pinaghari at pinanguna ng mga anak niyang? Sa kanya'y nagtitiwala, sa kanya'y naniniwala, sa kanya'y nagpapakatotoo at nagbigin tapat na nananalig sa kanya. Buhay ba ang Ama? Paano mo mapapatotohan ang may gagawin sa iyo ang Ama na tinatawag mo kung agad ura-urada pagdaka nakamtan mo't natamo mo na ang mga salita niya na hindi mo muna nakita at pinagbatahan kung paano mo nilabanan? Kaya't ang mga nakikilaban, nakikibaka sa hamon ng pananampalataya na tunay na pinagtibay ng Ama nang dahil nakita ang puso nila, napatotohanan niyang lubos na siya'y kanilang mga anak, kanyang mga anak, at napatotohanan naman nilang kanyang mga anak na siya'y totoo at buhay sa kanila dahil may pinagbatahan, may hinintay, may pinagpasakita, pinagsumikapan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pinagsusumakitan at pinagsusumikapan niyo bang madama ang Diyos na buhay? Kinikilala niyo bang siya'y totoo at buhay sa buhay niyo? Patuloy niyong gawin nang patuloy niyong makita kung ano ang sa inyo'y gagawin niya. Buhay ba ang Ama? Patuloy niyong kilalanin nang makita ninyo kung papaano kumilos siya sa inyo bilang kinikilala niyo siya. Patuloy niyong hanapin at patuloy niyang ipakikita kung papaano siyang hinanap niyo ng masumpungan ay iba. Sapagkat hindi sa tao, siya'y Diyos na totoo. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Sa aklat ni Daniel, noong unang taon na ni Haring Belsasar, akong si Daniel ay nagkaroon ng pangitain samantalang namamahinga. Isinulat ko ito gaya ng sumusunod. Nakita ko ang isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito, umangat ito ng at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang nito, sa huli, ang nilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nagputos dito. Sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod, apat ang ulo, at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop na nakatatakot. Itong tingnan at mukhang napakalakas. Baka lang ngipin ito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna pagkat ito'y may sampung sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao. May mga mata at bibig
nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa, sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab, waring agos ng tubig. Ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa ang 1,000,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang 4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisa ng kapangyarihan, ngunit pinatnatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain, ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan sa karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Sino kaya ang tinutukoy na ito? Mga minamahal, takda na at panahon na na ang tinutukoy ay mabatid ng tao. Walang dilit iba ang naghari at nagbahagi ng kabanalan at katotohanan. Walang iba kundi ang nagkatawang tao na matay at pinakita kung paano namuhay bilang tao at nagkatawang tao para sa mga anak ng Ama. Subalit, walang katapusan ang paghahari at di matatapos ang kaharian. Kaya't pinatotohanan, ang bumaba ay muling nagbalik sa pinagmulan. Kung magkagayon, mga mahal ko, nakita nyo na ba kung paano pagningasin sa isip at damdamin nyo ang liwanag ng katotohanan? Naramdaman nyo na ba kung paano kumilos ang Amang hindi nyo nasisilayan? Kung magkagayon at batid nyo may Diyos na hindi kayo nakikita, bakit kayo nagugulumihanan? Bakit kayo nalilito? Bakit kayo nababahala? Bakit kayo natatakot? At bakit kayo nag-aalala sa buhay nyo bukas, sa buhay nyo susunod pang panahon? Na hindi naman ninyo batid kung hanggang kailan kayo mabubuhay. Kaya't ang wika ngang paalalat sa tuwina, gunitain nyo ang maghapon nyo na mahilagpos at makaraos kayo, at ang bukas ay pagkatiwala nyong higit pa sa ama ito. Sapagkat ang bawat araw nyo, walang makapagliligtas at walang makahuhulagpos, kung di ang Ama at ang taong kanyang ihuhulagpos. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, isip at kalooban ay napipihit na babago ng Ama. Sa mga anak niyang tuntunin ay sinusunod at pinakinggan ang aral niya, walang di mapagbabago at mababago siya, sapagkat lahat ng tao ay kayang baguhin niya kung tatalim at susunod sa mga tuntuning tama at marapat nilang sundin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenayahana. Masaya ba kayo? Pinasaya ba kayo ng salita ng Ama? Ano ngayon ang gusto nyo? Ang matulad kayo sa kapatid nyo na pinanahimik muna at pinalisan? Kung bakit siya nagkagayon, ano ang dahilan? Kapag ang tao'y nasagad na ang pag-iisip niya, kapag ang tao'y nasagad na ang pag-aalala niya, kapag ang tao'y nasagad na ang takot niya, kapag ang tao'y nasagad na ang pagkatakot niya, kapag ang tao'y nasagad na ang pagkabahala niya, parang tornilyong lumuluwag ang kanyang kaisipan. Sa gayon, kundi muna pihitin at muli ibalik sa tama, hindi na ito magkakaisip ng natural.
Kaya nga, hinanap ng tao ang pamamaraan. Pinatuklas naman ng Ama kung papaano ang mga gagawin na mga hakbang. Subalit, nang dahil patotoo na hindi kumpleto at mape-perfect ng tao na tinatawag na walang perfecto, hindi pa rin lubos na sumpungan ng taong mga nag-aral kung ano ang paraan para ang tao'y baguhin ang kaisipan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Subalit, halina kayo mga minamahal ko. Ang lumalapit sa liwanag ay di madidimlan. Ang nagpapaakay sa matwid ay di maliligaw. At ang susunod sa tuntunin ng Ama ay di mapapahama. Kaya't lahat ng mga anak niyang sa kanya'y tumanggap, walang isip na marumi at di kailanman marapat magulumihanan. Kaya't ang lahat ng sumasama sa kanya sa paghahari niyang tapat at makatotohanan, masusumpungan nilang tunay na buhay at kakamti nila ang buhay na walang hanggan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Ano ang tunay na buhay? Ang buhay na may kasiyahan? Ang buhay na may kapayapaan? Ang buhay na may kapanatagan? Ang buhay na may kagalakan? Ang buhay na may pag-asa bawat araw at gabi man. Sapagkat ang nagsisilid nito sa isip at kalooban ng tao, walang dilit iba ang bumubuhay kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? O subukan mo, halimbawa, kukuha ka ng exam, matalino ka, magaling ka, nagnervyos ka, yung pinag-aralan mo, matatala pa ba sa isip mo? Hindi na, mabablockout ka na. O subukan mong pinakamagaling ka, matalino ka at magaling ka at makapangyarihan. Subukang makomatos ka, may laban ka pa ba? Kaya maliwanag ang katotohanan, walang mananahan at walang itatahan na ganap habang buhay at habang nabubuhay ang tao, maliban na dapat ay espiritong banal. Buhay ba nga, Ma? Sapagkat, anumang talino mo, magiyagis lang ang isip mo, mabahala lang ang puso mo, tapos na lahat ang kagalingan ng talino mo. Subalit, ang Ama kapag siyang tinanggap ng sinuman, ang duwag na patatapang niya. Hindi para makipag-away, kundi para maging mahinahon at tumapang sa hamon ng buhay. Ang walang sigla ay napasisigla niya, hindi para makipagbakbakan, kundi magkasigla at maging maalab ang pananampalataya at matutunan ng tama at marapat bawat araw na nabubuhay sila. Ang mahina ay napalalakas niya, hindi para gawin mo, nalukohin mo at maltratuhin mo ang kapwa mo, kundi para lumakas ka sa pagtitiwala mo sa Ama. Sapagkat ang lahat ng ito, kaalinsabay na tinanggap mo, hindi maaring kapwa-tao, kundi ang nagbibigay at magbibigay kahit kanino, yung Diyos na totoo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, nasa panig ka ba ng kabutihan? Alam mo yaan, sapagkat ito yung natututunan. Nasa panig ka ba ng kagandahang loob ng Ama? Alam mo yaan. Hindi maaring manaig ang damdamin mo bilang tao sapagkat mawawala ang kabutihan at kagandahang loob mo. Kaya dapat, kung nasa panig ka ng kabutihan, ang katotohanan ay nasa iyo, gawin mo ang marapat para sa Ama, huwag dahil ikaw ang may gusto. Sapagkat walang makasasadyad ng ganang sariling kagustuhan, ngunit ang magsasadyad
na kahit kailan at saan man dako, kapag siyang dinawalay, makaparoroon ka at makatutungo sa dapat mong sadyaran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kay bilis ng panahon, ano po? Isipin mo, ilang araw na lang, Disyembre na naman. Sa mga naghihintay ng bonus, ang gusto nila ay agad Disyembre. Sa mga walang pera, na alam nilang hindi sila magkakaroon ng pera, ayaw na nilang dumating ang Pasko, sapagkat ang isip nila, kawawa sila. Yaon ang ugaling walang pananalig sama. Yaon ang ugaling walang pag-asa sa buhay. Yaon ang taong hindi totoong pananampalataya. Subalit, kapag ikaw ay totoo at tapat sa Ama, araw-araw gusto mo'y Pasko na. Sapagkat araw-araw, alam mong may regalo siya, may ibibigay siya, may bahagi siya. Dahil siya ang bumuhay sa iyo, hindi para pasakitan ka, hindi para pahirapan ka, hindi para sumpain ka, kundi mahalin ka, arugain at kukupin ka. Kaya halina, kilalanin ang tagakukup ng tapat, totoo at marapat, kanino man ay di nanunumbat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat hindi nagmamarali, hindi nagmamagaling, hindi nagbibilang, hindi nagsasawa, hindi manghihinawa, hindi lilipas, hindi mawawala, hindi mamamatay. Walang dilit iba ang Diyos Ama na walang hanggan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kapag may inaasahan ka, halimbawa'y inaalagaan mong mga hayop, kapag may nawawala sa kanila, nalulumbay ka. Ang tao pa kaya na tunay kong puso mo'y mapagmahal? Kaya't kung tunay kang mapagmahal, bawat kapwa mong nawawala sa iyong pananaw, inaapuhap ng iyong pananaw at tingin mo'y napapalayot, naghahanap kang lubusan. Ang Ama mo pa kaya na tuwirang mapagmahal? Kaya't kung tunay na ang tao'y damang Ama at kilalang Ama, alam ang katotohanan na mapagmahal siya, hindi matitigmak ng poot ang puso nila, kundi matitigmak ng pag-ibig at pagmamahal. Kaya di mabubuhay ang hinanakit kailanpaman at magkakaroon ng ayon sa kanyang kalooban, di labag sa kanyang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't habang ginugusto mo ang kalooban ng Ama, siyang nagsisilbing pangunawa mo at lakas mo, sapagkat kung paano mo nararamdaman ang pag-ibig niya, napapakita niyang mahalaga ka sa kanya, napapakita niyang mahalaga siya sa iyo, at napapadama niyang maging mahalaga kayo, kapwa pinag-isa. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwira. Malubos ang sa inyo'y kagalahan. Namnamin niyong tuwiran sa puso niyong taglay. Amang mapagmahal na di napaparam kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kapag plano ng Ama, paikot-ikutin man niya, gawin man niyang lituhit guluhin ang mga anak niya para makilalang tapat at totoo sa kanya, isa pa rin direksyon ang gagawin niya, ang mapagalak ang totoo sa kanya. Subalit sa tao, kapag pinaglito-lito ka at nalito ka namang kapwa-tao, sigurado masasaktan ka.
Kaya ang kumikilala sa Ama na di nagpapalito kahit kaninong kapwa-tao, hahanapin ang matwid at kalooban ng Ama upang ang anumang pangyayari sa buhay nila, matuntun pa rin ang nararapat na galak at maramdaman pa rin ito sapagkat ang Amang umaalalay at gumagabay sa kanila, siyang sa kanila'y sumasadyad at nagsasadyad upang makamta ng galak. O tao, sumayin niyo ang kapayapaan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Naunawaan niyo baga ang buhay? Nakakaunawa ba kayo na tuwiran? Mga alagad, siya ang kasama sa Japan, si kapatid na Sally. Pagarian ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Huwag niyong gagawin ng masagad kayo ng galit sa kapwa niyo. At kung ano-ano ang nilalabas sa bibig niyo, baka sa hindi niyo namamalayan kapag ginusto ng Ama lahat ng sinabi niyo, ibalik sa inyo. At baka mapahiya kayo na ang mga paratang ninyo ay di pala totoo. Kung hindi niyo ba ginawa iyon, mapapahiya kayo. Kaya dapat ang tao bago nagsasalita kung ano-ano sa kapwa-tao, suriin muna ang katotohanan at pagiging dapat na totoo. Nang hindi mangyari ang pagdadal ng araw, Ama'y ipahiya ka mismo. Sapagkat alam niya, dapat at hindi dapat. Kaya't ang tao nasa matwid, hindi nagbibigkas ng di nararapat sa kapwa. Sapagkat takot niyang bigkasin at ayaw niyang mabigkas dahil ayaw niyang sa kanya'y dumatal. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam. 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 Sapagkat kung hindi patototohanan ng Ama ang mga aral niya ay walang pagkabula at di nagkakabula, paano ang patutoong siya'y Diyos na dakila? Subalit kung wala namang gagamiting dilat bibig ng tao sa lupa, paano ito mabibigkas ang kapahayagan at maiuulat sa lupa? Kung magkagayon, kapag tao ang pinakilala mo, tao ang kinikilala mo. Ngunit kapag ang Diyos mong tinatawagan ang kinikilala at pinakikilala mo, magpakatotoo ka sa Kanya bilang anak ka nito. Kung magkagayon at itong ginagawa ng lahat ng mga anak ng Ama, mapapatotohanan siya'y hindi tao, kundi Diyos na totoo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? May bukas pa. Kaya po, kunting araw-araw naman may bukas pa. Opo, nagre-reklamo kayo. Ako nga po hindi nagre-reklamo kahit araw-araw may misyon eh. Kasi masaya ako. Kasi maligaya ako. Bakit? Kasi habang tinutupad mo ang kalooban ng Ama, ang pag-aatas niya, siyang umaaliw, siyang nagpapasaya, siyang nagpapasigla, at pumapayapa ng isip mo, kaya hindi ko naisip, wala akong pera. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh, subalit nung nandun ako sa pagkatao ko, araw-araw, kinukwenta mo ang pera mo, pag ganito ang pera mo, takot ka na. Ngunit ngayon, alam mo bukas, may pera ka. Alam mo sa makalawa, may pera ka. Kasi ang Diyos mo, mapera. Buhay ba ang Diyos? Di ba? Eh, ang Diyos mo'y mapera. Nakikipera ka lang sa Kanya. Eh, di wag mong abusuhin siya nang bigyan ka lagi ng pera. Buhay ba ang Diyos? Eh, kahit naman sabihin ng kapwa mo, masama ka, di ka totoo, di ka totoo. Eh, ano naman? Napingasan ka ba diyan? Nagkapiklat ka ba diyan? Nagasgasan ka ba diyan? Hindi naman. Subalit kapag ang nagsabi sa iyo, Ama, masama ka, nakakatakot na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ibaliwala niyo lamang kung anong sinasabi sa inyo. Huwag kayong gumaganti. Wala nang katapusang paggantihan. Kung patuloy kayong gantihan na lamang kung anong sinasabi, hindi kayo totoong anak ng Ama. Ngunit kung mananahimik kayo sa mga sinasabi ng kapwa nyo, pabayaan mong Ama ang gumante. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo. Yan ang pawa at dapat na gawin ng tao. Huwag papatol, pakikinggan, susunod, at
mangingit-ngit sa kapwa-tao. Alisin nyo, alalahanin nyo ang isinugoy banal, ang nagsugoy banal, ang tinanggap at tumanggap sa banal ay magiging banal din. Sapagkat walang taong banal, kaya pinapaging dapat ng Ama ang tumatanggap sa Kanya'y binabago upang maging banal din. Gusto nyo bang magpakabanal? Huwag kayong banal-banalan, aso lamang, kundi magpakatotoo nang di kayo mapagpaimbabaw, wika ng Kristo. Subalit, sino nga bang tao ang di mapagpaimbabaw kung ugaling tao? Walang taong di mapagpaimbabaw kapag pagkatao. Subalit, walang Espiritu Santong mapagpaimbabaw. Kaya't kapag tinanggap mo ang di mapagpaimbabaw, ang pagpapaimbabaw mo'y babaguhin ng magiging matapat ka rin. Buhay bang Ama? Sapagkat walang taong di nagkamali, walang taong di nagkasala, walang taong hindi may gusto sa pera. Lamang, binigyan kayo ng kalayaan para piliin at mamili ng dapat niyong gawin at sundin. Ngayon, magpakatalino kayo. Panandalian lang ang buhay. Piliin niyo ang dapat niyong piliin. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso niyo. Matigip kayo ng ligaya, yung totoong ligaya na di pa naman tala. Sa maghapon masaya, bukas hindi na. Yung habang nabubuhay kayo, nakakadama kayo ng saya sapagkat kapiling nyo ang Diyos na nagpapaligaya. Yung hindi pa nandalian ay payapa ka, yung habang buhay ka, habang nabubuhay ka, payapa't ligaya ay nasa sayo sapagkat ang Diyos na nagpapaligaya at nagpapapayapa ng isip mo ay naba, sayo na. Nasa sayo na. Kaya't iniba ka. Ano ang naiba sa inyong pagkatao? Naiba ka ba nang tinanggap mo'y Kristo? Manahanan na ang Espiritu. Ipagtibay mong anak ka ng Ama. Yan ang dapat nyong gawin habang kayo'y nabubuhay. Ang pakinggan nyo'y banal na aral. Ang sundin nyo'y Diyos amang mapagmahal. Kilalanin nyo ang tuntunin niya. Kilalanin nyo ang gagawin niya. Kilalanin nyo kung sino nga siya. Makikilala nyong Diyos siya ng totoo. Diyos ng katotohanan at ng inyong buhay. Nekaramenayahana. Nekaramenayahana. Nekaramenea ana. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, umayo kayong may galak sa puso nyo. Tayo na magsipuin. Baka po kami mahuli. Sa aming dakong tutunguhan, may misa po kasi doon. Nakakahiya naman kami doon.